Mga taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you forever. Actually, ini-invite ko ho napakadaming Pilipino, OFW, mga nagsarang business, nakalimutang isara, basta na lang umiyak, tinakbuan yung business, hindi isinara. Yan pong mga ganyang klaseng transaksyon ay nagdudulot ho ng malaking problema. Yes. So, ang problema ho ng karamihan ng taxpayer ngayon ay open case. Yes, open cases. So, lumalapit sila sa akin, humihingi ng tulong. Ang dami naman nila. So, ito po yung tulong na maibibigay ko sa inyo. Of course, ayoko namang insultuhin ang inyong kaisipan at ang inyong kakayanan. So, ito po ay tulong na kailangan nyo ring tulungan ng sarili nyo. So, ang topic ko is, makikita nyo rito, for as low as 100 pesos per return, close your open cases permanently. Ini-invite ko kayong lahat na gumawa ho ng account sa Discord at gawin nyo akong friend o sumama kayo sa tax specialista server or community. So, explain ko lang sa inyo, paano, sir? Ang dami nagtatanong eh. Sir, totoo ba yan? Kasi sinisingil sa akin, 25 open cases ko is 25,000. Sabi ko, masyadong mahal yan. Lugi ka na, nilulugi ka pa. Hindi ganyan ang batas. Ang batas natin is based sa capacity to pay. So, kung wala kang capacity to pay, hindi ka dapat pahirapan. Ayan. So, pag-usapan natin, ano ang gagawin mo? First, kailangan muna nating alamin, ano ba sir ang epekto ng merong kang open case? Ayan. So, kung gusto nyong i-verify itong sinasabi ko, pumunta lang ho kayo sa Section 203 Tax Code. Ang nakalagay ho dyan sa Section 203 Tax Code, ang right ng Bureau of Internal Revenue, kasama na po yung mga revenue officers, ay 3 years from the date na nag-file ka ng tax return. Ayun, 3 years. So, bago tumakbo yung 3 years, bago mag-umpisa tumakbo yung 3 years, kailangan meron ka munang i-file na tax return. So, from the date na nag-file ka ng tax return or yung due date, whichever comes later, tsaka lang tatakbo yung 3 years. Importante kasi na tumakbo yung 3 years ng BIR because right to assess yun. Ibig sabihin, right na i-garnish nila yung pera mo sa banko. Right na kunin nila yung land at tsaka yung bahay mo na tinitira ng mga anak mo at ng pamilya mo. Yan, may karapatan ho ang BIR dyan. So, kung wala kang i-file na tax return, kaya nga open case eh, wala kang i-file na tax return, ibig sabihin, yung right ng BIR, hindi pa tumatakbo. At kapag hindi tumatakbo yung right ng BIR, any time of the year, kahit Christmas yan, Merry Christmas, ha? Happy New Year sa inyong lahat, ay pwede niyang habulin kayo. Kaya importante yung ating topic na i-close natin permanently. I-close natin permanently ang ating open cases. So, bago natin yan i-close permanently, ay hinihiling ko lang ito sa inyo. Unang hiling ni Mr. Maestro. Ayan, ang inyong tax specialista. Ito ho, isa sa mga program ko para ho mag-generate ng job para ho dun sa mga wala ng job at dun po sa mga wala ng work or unemployed na po. So, gumawa ho ako ng tinatawag na consulta app. Ayan. Ilalagay, makikita nyo ho yan sa Android at saka sa iOS o sa App Store at saka sa Android sa Play Store. Ayan, makikita nyo na ho yan. At kung gusto nyo makakuha ng advanced copy, pumunta ho kayo sa Get Your Mobile App via Consulta App Server at Discord.
So ito po ay i-offer po natin sa madlang people yung mga services ng isang teacher, doctor, engineer, nurse, CPA, lawyer. So ibebenta ko kayo, ibebenta ko kayo bilang isang produkto. Ayan. Ha? Ibenta ko kayo bilang isang produkto para tayong Grab. Okay? Kaya lang mga professional ho, yung mga miyembro. Ayan. Kakaiba, ang Grab, kailangan marunong ka lang magmotorsiklo at may motorsiklo ka, accepted ka na. Dito po, kailangan professional kayo na pwede nating i-offer sa mga nangangailangan nating kababayan yung inyong professional service. Of course, hindi nyo kailangan pumunta na katulad ng Grab, pipikapin nyo yung dokumento o pipikapin nyo yung pagkain at i-deliver nyo doon sa umorder. Dito hindi po. Call lang ho. Ha? Ang consultation ay call, kaya kailangan ho namin kayong kunin dito sa app na to para po, pag tinawagan kayo, sure na kayo yung pera na dapat na sa inyo ibayad ay hawak na ho namin. At pag yan po ay hawak ho namin at natapos ho yung consultation, kaya nga konsulta ng kabilang panig o yung kliyente sa inyo, yung pera ho ninyo ay maidideposit ho sa bangko. Nakikipag-ugnayan na ho tayo sa Union Bank bilang payment gateway ho natin. So, kung magiging successful po ang ating pakikipag-ugnayan sa Union Bank, definitely, magkakaroon kayo ng bank deposit sa Union Bank para dun ho natin ililipat. Kami lang po ay conduit para ho kayo ay ma-reach ng potential clients nyo upang kumita ho kayo ng pera. Yan po ang proyektong ginagampanan po ng inyong lingkod, tax specialista Emelino T. Maestro. Kung meron ho kayong concern, pwede nyo tawagan itong aking mga telepono. So pag-aralan ho natin, ito po ay very important para ho sa may mga BIR open case, itong letter na to. Ha? Kung nakatanggap kayo ng letter na yan, dapat matanggap nyo rin yung listahan ng open case. Ito ho yung itsura ng listahan ng open case. So kung wala ho kayong ganyan, humingi ho kayo. Kahit hindi ho kayo nakakatanggap ng ganitong letter, ha? Kahit wala pa kayong ganyang letter, please, ha? Kayo na mag-initiate. Kahit wala pa kayong ganitong letter, kayo na mag-initiate. At pagkatapos, kayo na rin ang kumuha nito. Ang warning ko lang, pag kumuha kayo niyan, itong mga salbahing BIR officials, hindi ho pinipirmahan. Importante ho na pirmahan nila yan at ipareceive sa inyo. At i-receive nyo naman. Bakit? Kasi yung 10-year prescription period na i-assess kayo ng BIR, tatakbo. So 10 years, meron silang 10 taong para kolektahan kayo ng buwis. Masama yun. Masakit sa kalooban ng isang taxpayer yon. So, para maiwasan natin yun, tuturuan ko kayo na i-close yung open case nyo. Kaya lang itong ituturo ko sa inyo, pag nalaman ng BIR, lalong-lalo na nung matataas na official sa BIR, baka palitan ho. Within a week, ganyan ho nangyayari sa mga itinuturo ko. Pinapalitan nila yung rule para hindi makapag-avail yung mga katulad ninyong may problema sa tax. Lalong-lalo na yung problema ninyo, masosolve natin sa halagang 100 piso. Oo, sa halagang 100 piso, mako-close natin ang isang tax return ninyo. Hindi nyo kailangan magbayad ng 25,000. Ito sa problemang pinakikita ko sa inyo. Ang hinihingi ho rito ay 115,000. Isa naman kukuha yung isang taong nalulugi. Wala na nga mapakain sa pamilya, magbabayad pa ng 115,000. Nagtanggal na nga ng empleyado, magbabayad pa ng 115,000. Masakit ho yun. Ha, sa isa hong employer na nawala na nga ng hanap buhay, may utang pa sa BIR. So, importante, ulitin ko lang, may pirma ho ito. Ayan. So, yung link ho, ibibigay sa inyo, unlisted link ho yan. Hindi nyo yung makikita. At yan po ay naka-download. Naka-upload sa Emelino T. Maestro YouTube. So, sino ho yung link na yan? Sino, kanino nyo makukuha at paano nyo makukuha? Ha? Sekreto ko ho yan. Sekreto ko. Kaya hindi bibihira
ay gusto actually sir bossing, kung nakikinig kayo ngayon, nagpa-participate kayo ngayon sa akin, gustong-gusto ko sa na gustong-gusto ko na ipakalat 'yan. Ang problema ko sir, within a week or within a month, walang kwenta na ho yung bidyong 'yan pag nalaman ng bureau yung ituturo ko. So sinisikreto ko ngayon para makapag-avail hangkat maaari maraming tao bago nila malaman. So, meron ho akong deal sa inyo, ayan, yung ka-taxpayer ko pong Facebook account, na magkaroon, i-share nyo lang ho sa inyong Facebook account at o Facebook account or fan page account nyo sa Facebook, magkaroon lang ho kayo ng 30 likes, ay bibigyan ko na kayo ng link, okay? At ang link na yan ay makukuha nyo ho kay Jocelyn. Ito ho si Jocelyn, mga anak ko niya yan. Ito, send screenshot ha to messenger ha, may messenger si Jocelyn, ito ho yung messenger account niya, i-send niyo lang so sa kanya at i-verify niya kung totoo ho na kayo ay mayroong 30 likes nung shinare ninyo sa inyong Facebook na post ko sa ka-taxpayer. So, pakita ko lang sa inyo ano yung post ko sa ka-taxpayer na dapat ninyong i-share. Ayan. So, ito po yung aking punta tayo sa ka-taxpayer Facebook ko. Ayan. Ito yung ka-taxpayer Facebook ko. Ayan. So, dito ho, meron akong post na dapat ninyong i-share yung picture at saka ho yung baka gusto ho nyo ng libreng computerized books of account tsaka e-invoicing, nagbibigay din po ako niyan. So, tsaka ko na lang sasabihin sa inyo, ito po yung post na gusto kong i-share ninyo sa inyong Facebook account. Ang layo, ano? Ito. Yan, okay? Paano ko ba ito palalakihin? Okay, i-share nyo itong Facebook, itong ayan, makikita nyo naman kung ano yung, ito yung ano yung link, ayan. So, ito ho yung Facebook account na i-share nyo sa inyong sariling Facebook at ito ho yung content o yung message na dapat ninyong isend, isama. Ngayon, once na magkaroon ho kayo ng 30 or more likes, o katulad ko, ang likes ko is 207, pag ibibigyan ko ho kayo ng link. Oo, link tungkol ho dito. Ayan. Ayan ho yung link. Mapapansin nyo. Okay? So, share nyo lang ho. At para magkaroon ho tayo ng sariling pagtutulungan sa isa't isa. Okay? Maraming salamat po mga ka-taxpayer kong mahal. At ini-invite ko rin ho kayo sa aking itanong mo. Itanong muna kay Maestro. Ito ho'y tuwing Tuesdays at tuwing Fridays, alas 9 ho ng umaga. May libre hong konsultasyon sa akin. Pag sinabi hong libre, wala hong bayad. So, yan pong konsultasyon na yan ay nagaganap lamang ho sa aking tax specialista server or community na makikita ho sa discord.com. So kung kayo gusto nyo ho makakakuha ng link o invite mula sa akin, punta lang ho kayo sa ka-taxpayer Facebook at humingi kayo. Within a day, within 24 hours, bibigyan ko ho kayo ng link. At pwede ho kayong magtanong sa akin doon, one to sawa, wag lang hong assessment kasi hindi ho ako sumasagot sa assessment. Personal ho yun, ha? Part ho yan ng aking palisiya. At sana maintindihan natin at magkakita-kita tayo sa susunod na mga panahon. Ha? Excited ako na makita at ma-meet kayo sa Mindanao, ha? Sa Visayas, sa Luzon, at sa Metro Manila. Maraming salamat mga ka-taxpayer kong mahal. Yung nasa likod ko, yung aking libro tungkol sa tax accounting. Ha? Para hindi na kayo naguhula ng entry. Standard entry na. Hindi kayo magkakamali. Ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you forever. Amen.